At tayo po mga minamahal ay darako na po sa pinamalagang bahagi ng ating balagawain sa pamagitan ng pakikinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Tumayo po tayo lahat mga minamahal bilang paggala sa pakikinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan ng ating pinakamamalang Panginoon na ito po'y dadalhin, beloved ko, Preacher Mark Nual. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, beloved ko, Preacher Albert Arevalo. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin mga minamahal. Praise the Lord. Mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming maraming salamat, mahal na Panginoon, sa iyong kagandahang loob at kabutihan sa aming mga buhay, mahal Panginoon Jesus. Maraming maraming salamat sa iyong napakatamis na pag-ibig at banal na presensya lagi naming nadarama sa tuwi-tuwi na. Salamat, mahal na Panginoon, sa mga naunang yugto na iyong banal na gawain na inilang isa at pinagpalang lubos. Narito po kami, mahal na Panginoon, sa pakikinig po at pag-aaral ng iyong banal salita. Ngunit bago ang lahat, tao sa puso kami nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. Patawarin mo kami, mahal na Panginoon. Buksan mo ang aming puso at pangunawa upang maunawahan namin lubos ang iyong banal na mensahe sa araw na ito. Ikaw, mahal na Panginoon, maglagay ng mga katagang lalabas sa aking mga labi at sa ganapong sa akin. Ako'y walang magagawa. Ako'y basahan lamang sa iyong harapan. At sa unat panalangin ng aming minamahal at ginagalang mahal na pastor, sama-sama naming sinasaway anumang hadlang gawa ng kaaway, demons of unbeliefs and doubts, cast out in the name of Jesus! Cast out in the name of Jesus! Praise the Lord! Praise the Lord! Makupo tayo mga minamahal, amen? Bago po tayo magpatuloy, nais ko muna pong ipaabot ang pinakamataas na pagpupuri, paglalawalhati, pagdakila, pagsamba, walang hanggang pasasalamat sa ating Diyos na buhay, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo po lamang. Praise the Lord! Ang Diyos na pinagbubukulan ang lahat ng mga pagpapala, Diyos na mahabagin, punong-puno ng pag-ibig. Praise God! At tayo po ay nagpapabot din ng doble paggalang at respeto sa ating minamahal at ginagalang mahal na pastor, Wilde Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God. At hinding-hindi po natin malilimutan ang mga gitong turo at aral ng ating dearly beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. Praise God. At pagpapaabot din ng magandang hapon sa the beloved children, the whole Almeida family, maging sa ating mga live webcast viewers na nakaantabay sa iba't ibang parte ng mundo. Magandang araw po sa inyo. Praise the Lord. At tayo rin po yung nagpapaabot ng mapagpalang hapon sa ating beloved ordained preachers, ang po ng kanyang mga mahal sa buhay, sa ang beloved co-workers, beloved co-preachers, elders of the church, choir members, instrumentalists, at sa inyo po, mga minamahal, mapagpalang hapon po. Palakpakan po muna natin ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord! Praise God! Mga minamahal, bago magpatuloy, birthday greetings muna mga minamahal. Happy and blessed birthday po sa ating beloved elder, beloved brother Ernesto Marquez. Pagpalain po kayong lubos ng ating mahal na Panginoon, amen? Naway patuloy kayong gamitin ng ating mahal na Panginoon sa kanyang banalaubasan at pagpalain kayo ng pagpapalang pinansya material, lalo higit sa pagpapalang espiritual, ang pagbati ay mula sa lahat ng bumubuo ng ating banalagawain sa ating dearly beloved parents and the Lord at sa lahat po ng mga kapatiran ng ating banal na ministeryo. God bless you po. Again, happy and blessed birthday po sa ating beloved brother Ernesto Marquez. Praise the Lord, mga minamahal. Sa hindi pagtatagal, tayo po ay magpatuloy na sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Lagyan natin ng title, mga minamahal. Ang title po ay The Limitation of the Enemy. The Limitation of the Enemy o ang hangganan ng kaaway. Kindly, mga minamahal, buksan po natin ang ating mga Biblia, aklat po ng Apokalipsis o Revelation, Chapter 1, verse 8. Kindly po. Apokalipsis, kapitulo po 1, ang talata ay 8, nasulat ng ganito. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at nang nakaraan at sa darating ang makapangyarihan sa lahat. Amen. God bless you po sa pagkabasa ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Ang Diyos po ang magpapala sa kanyang banal na salita, mga minamahal. The Bible said, mga minamahal, our God is an omnipotent God, mga minamahal ko. Meaning, mga minamahal, He is so powerful. Makapangyarihan ang ating Diyos, mga minamahal. He has unlimited power, mga minamahal. Ang kapangyarihan ng Diyos, walang katapusan. Makapag-amen ba tayo, mga minamahal? At lahat po ng bagay ay kayang gawin ng ating Diyos at walang mahirap para sa ating Diyos.
Everybody say amen. Hindi po ganyan ang kaaway ng Diyos, mga minamahal. Hindi ganyan si Satanas. Siya ay hindi makapangyarihan higit sa Diyos. Dapat alam natin yan, mga minamahal. Alam dapat natin na ang kaaway natin ay hindi higit na makapangyarihan sa Diyos. At mga minamahal, hindi lahat ng bagay ay kayang gawin ng kaaway ng Diyos. Everybody say praise the Lord. Mga minamahal, siya po, mga minamahal, ay matagal ng talunan. Yan ang katotohanan. Ang kaaway ng Diyos, ang kaaway natin, mga minamahal, ay matagal ng talunan. At kailanman hinding-hindi po siya magwawagi sa mga tunay na anak ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ano pa po ang sinabi ng Biblia, mga minamahal? Our God is omnipresence God. Ano ba ibig sabihin nun? Omnipresence God, ibig sabihin, mga minamahal, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay nasa lahat po ng dako at sumasa lahat ng dako. Everybody say amen. God is everywhere at the same time. Ganyan po yung Diyos natin. Kahit saan kang pumunta, sabi nga ng aklat ng mga awit, mga minamahal, ang Diyos ay nasa pinakahangganan ng mundo at sa pinakatuktok ng bundok. Miski sa pinakakaila-ilaliman ng dagat, ang Diyos ay naroon. God is an omnipresence God. Everybody say praise the Lord. Grabe pala ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga minamahal. Ang kaaway ng Diyos, mga minamahal, hindi po siya nasa lahat ng dako. Limitado lamang po ang kanyang presensya, mga minamahal. Kaya hindi niya kagaya ang makapangyarihang Diyos. Dapat alam po natin yan. Palakpakan po na natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Ano pa ang sabi ng Biblia patungkol sa ating mahal na Panginoon? Our God is an omniscient God. Ano ba ibig sabihin ng omniscient God, mga minamahal? Dapat kasi kilala natin ang lubusan ng ating Diyos. Ang ibig sabihin ng omniscient God, marunong sa lahat ng bagay. Lahat ng bagay ay alam ng ating mahal na Panginoon. He is all-knowing God because all things were created by Him alone. Everybody say amen? Si Satanas ay nilikha lamang ng Diyos, mga minamahal. Si Satanas ay walang nilikha sa mundong ito. Siya ay isang likha lamang ng ating mahal na Panginoon. Kahit kailan, hindi mapapantay ang kakayahanan ni Satanas o ng kaaway ng Diyos sa Diyos na lumikha ng langit at lupa, na ating Diyos na pinaglilingkuran. Ang kakayanan ng kaalaman ng kaaway, mga minamahal, limitado lang. Alam, dapat alam natin yan, mga minamahal, na yung kaaway, limitado lang ang kanyang kakayanan, mga minamahal. Hindi kayang basahin ng kaaway ng Diyos ang laman ng ating puso, ang laman ng ating isip, mga minamahal. Diyos lamang po ang makakabasa niyan. Kaya lang, mga minamahal, ang kaaway sumisingit, mga minamahal, kapag siya po, mga minamahal, ay nagbabantay sa atin, mga minamahal. Kaya lang, nagbabakasakali lang naman ang kaaway, mga minamahal. Kapag ang kaaway, mga minamahal, nakita niya ang iyong kahinaan, mga minamahal ko, magbabakasakali siya, mga minamahal, na ikaw ay pabagsakin. Kaya lang, ang katotohanan, mga minamahal, hindi ka kayang pabagsakin ng kaaway, lalo na't mainit kang naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi nga, matagal ng talunan ang kaaway ng Diyos. Ever since the world began, mga minamahal, bago palikhain ng Diyos ang mundong ito, ang kaaway ng Diyos ay talunan na matagal na. Kaya nga, wala dapat nagsasabi ng isang Kristiyano, natalo ako ng kaaway. Pinagtagumpayan ako ng kaaway. Kaya minsan yung Kristiyano na pagtatagumpayan ng kaaway kasi palamig-lamig. Maraming pagkukulang sa ating mahal na Panginoon. Pero ang katotohanan, mga minamahal, kapag ang isang Kristiyano lumalakad ng ayon sa banalang kalooban ng Diyos, kahit anong ibato sa iyo ng kaaway, hinding-hindi siya magtatagumpay. Dahil ikaw ay tagumpay na anak ng Diyos, mga minamahal. Kakambal na natin ang tagumpay. Everybody say praise the Lord. Ang magagawa lang po ng kaaway, mga minamahal, yung mag-inject ng mga negatibo sa ating mind, mag-impress ng mga bagay na ikapanghihina natin. Kaya lang hanggang doon lang siya. Wala siyang kapangyarihan na tuluyan kang gawing mahina. Wala siyang kapangyarihan na tuluyan kang gapiin. Puro pang-aalok lang.
Tandaan natin yan, ang limitasyon ng kaaway ng Diyos. Ang ginagawa ng kaaway ng Diyos, mga minamahal, ay manakot lang. Manggulo lang, mga minamahal. Naghihintay lang siya na makasingit sa atin. Kaya nga, ang palaging ibinibilin ng ating mahal na pastor, huwag tayong magpapabaya. Miski tayo ay tagumpay na, mga minamahal, tayo po ay nasa panig ng ating mahal na Panginoon. Pero kapag tayo ay nagpabaya naman, mga minamahal, ang kaaway, 24 oras nakatingin sa atin yan. Tinitignan yung pamumuhay natin, ano ang ginagawa natin kapag tayo ay wala sa loob ng ating banal na gawain. Kapag nakakita siya ng butas, doon lamang siya makakasingit. Pero kapag ang isang Kristiyanong tapat, kahit wala sa loob ng banal na gawain, Kristiyano ka kahit nasa trabaho ka, nasa daan ka, nasa loob ka ng sasakyan, kahit nasa ang dako, Kristiyano ka, hindi makasisingit sa iyo ang kaaway ng Diyos. Everybody say praise the Lord. Kaya nga, mga minamahal, yung palaging pagdalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, dito tayo nagcha-charge. Dito tayo re-recharge ng mahal na Panginoon. Dito yung kahinaan natin tinatanggal ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, kapag dumating ka sa banal na gawain nang nalulungkot ka, may problema ka, paglabas mo mamaya, punong-puno ka ng kagalakan, punong-puno ka ng pag-asa. Kasi dito tayo nire-recharge ng mahal na Panginoon. Nang sa ganon, kapag umatake ang kaaway ng Diyos, nang kapag tayo ay wala sa banal na gawain, tayo ay palaging nagwawagi pa rin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Limitado lang ang kapangyarihan ng kaaway ng Diyos, mga minamahal. Alam nyo, malakas lamang ang kapangyarihan ng kaaway ng Diyos, unang-una doon sa mga taong wala pang Kristo sa puso. Doon, malakas ang kaaway ng Diyos. Kaya niyang paglaruan, kaya niyang linlangin. Kaya lang, yung Kristiyano naman na palamig-lamig, mga minamahal, yung Kristiyanong hindi nagtatapat, mga minamahal ko, yung Kristiyanong may mga lihim na kasalanan, merong evil desire, mga minamahal, minsan nagwawagi din yung kaaway dyan. Kasi mga minamahal, nakakasingit siya. Bagamat mahina ang kaaway ng Diyos, limitado ang kanyang kapangyarihan, kaya lang nagkakaroon siya ng hawakan. Kaya nga mga minamahal, kinakailangan kung gusto mong palaging nagtatagumpay ka sa paglilingkod mo sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, hindi na dapat tayo nagpalimig-lamig pa sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody say praise the Lord. Kasi mga minamahal, mahirap yan sa isang Kristiyano na kapag binigyan natin ng hawakan o ng daan, ang kaaway ng Diyos, kaya niya tayong pakialaman, mga minamahal. Hindi ka man magagapi tuluyan, hindi tayo magagapi tuluyan. Kaya lang, mararamdaman mo, mararanasan mo yung hirap at sakit dahil nagkaroon ng hawakan ng kaaway. Kaya nga lang, mga minamahal, kapag ikaw ay nanumbalik sa Diyos, hanggang doon na lamang ang magagawa ng kaaway ng Diyos. Nagkulang ka man kahapon, subalit ngayon, nagsumamo ka, humingi ka ng kapatawaran sa mahal na Panginoon, hanggang doon na lang ang kaaway ng Diyos. Yung kapangyarihan niya sa iyo, hanggang kahapon lang, hindi na makakaparoon dito sa araw na ito. Everybody say praise the Lord. Palakpakan natin malakas ang ating mahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, may deadly weapons kasi ang kaaway ng Diyos na palaging ginagamit. Ito ay madalas din nating napapakinggan sa pangangaral ng ating beloved ordained preacher. Meron siyang deadly weapons, mga minamahal, na palagi niyang ginagamit ever since sa mga tao, maging sa mga anak ng Diyos. Kaya kinakailangan, alam po natin kung paano umaatake ang kaaway, mga minamahal. Para na sa ganun, agad nating nare-resolba, mga minamahal. Agad tayong nakakagawa ng paraan. Kinakailangan alam natin yung ginagamit na sandata ng kaaway ng Diyos. Hindi yan naiiba sa digmaan, mga minamahal. Kapag ang isang bansa, mga minamahal, ay gustong atakin ng isang bansa, at itong isang bansang ito, bago pa man umatake ang isang bansa, ay kanila na lang pinag-aralan. Ano ba ang rocket o missile na gagamitin ng bansang ito? Meron silang gagamitin na pangkontra. Kaya nga, kung makikita natin sa mga balita, mga minamahal, kapag katulad sa Saudi, madalas atakihin niya ng Yemen. Yung bansang Yemen, mga minamahal, mga rebel country kasi yan eh. Mga Muslim rebels yan. Sa tuwing magpapaabot sila o magpapalipad sila ng missile sa bansang Saudi, yan ay kina-counter attack agad ng mga Saudi military. Ibig sabihin, nakapasok man yung missile ng Yemen sa space ng Saudi, subalit doon
pa lamang sa space ay natitibag na, nasisira na, hindi na bumababa sa lupa sa Saudi, kaya walang nasasaktan. Ganoon din dapat tayo. Kailangan yung pag-atake ng kaaway, bago pa man makadarating sa atin, kinakailangan nasasawata na natin agad. Everybody say, praise the Lord! So ano po ba yun, mga minamahal? Disappointment. Yung disappointment, palaging ginagamit to ng kaaway. Sa mga tao, maging sa mga anak ng Diyos, mga minamahal, palagi niyang ginagamit ito sa sanlibutan, yung kabiguan, mga minamahal, na alam niyo kung hindi delikado to, bakit maraming nagsisuicide, maraming nagpapakamatay na mga kabataan, minsan kahit hindi kabataan, nabigo lamang sa pag-ibig, nagsisuicide na. Yung iba naglaslas ng pulso, yung iba nagbigti, yung iba tumalon sa mataas na building dahil nabigo sa pag-ibig. Kaya nga mga minamahal, special or deadly weapon yan ang kaaway ng Diyos. Kaya kinakailangan, alam natin yan bilang mga anak ng Diyos, na kapag dumarating yung disappointment, mga minamahal, kinakailangan alam mo ang katayuan mo sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kapag ba may na-disappoint ka ba, ay talo ka na. Kapag ba na-disappoint ka na, ay hindi na darating sa iyo ang kapangyarihan ng Diyos. Kinakailangan alam natin, mga minamahal, delikado kasing sandata to ng kaaway ng Diyos. Kinakailangan katulad tayo ng mga matatalinong military na bago pa lang dumating sa atin yung missile na binato ng kaaway, nasasawata na natin agad sa pamamagitan ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Kindly, basahin po natin ang Romans chapter 8, verse 28 po. Aklat ng Roma, kapitulo 8, ang talatay 28. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makatwid bagay niyaong mga tinawag, alinsunod sa kanyang nasa. Amen. God bless you po. All things work together for good to those who love Him. Mga minamahal, sa buhay ng Kristiyano, wala nang kabiguan. Everybody say amen? Kung may mga bagay kang dinadanas, mga minamahal, o ninanasa, na hindi mo makamit, mga minamahal, maaaring ito ay hindi pa kalooban ng Diyos, mga minamahal. At mayroon siyang mas higit na ibibigay sa iyo. Mayroon siyang higit na plano. Kaya nga, hindi porke hindi tinugon ng Diyos ang iyong dalangin, mga minamahal, ay madidisappoint ka na. Amen ba, mga minamahal? Kapag isinuko na po natin ang ating mga buhay sa ating mahal na Panginoon, huwag ka nang mag-alala sa anumang bagay dahil kontrolado ng Diyos ang iyong buhay. Hindi tayo ilalagay ng Diyos sa kapahamakan, mga minamahal. Alam niyo kung paano ipinuwesto ng Diyos ang pagkakasunod-sunod ng mga planeta sa kalawakan, ang pagkakasunod-sunod ng mga bituin, mga minamahal, kung paano lumulutang ang planetang ito, kung gaano lamang kalayo ang araw sa mundong ito para tayo ay hindi masunog. Ganoon ang Diyos sa buhay mo. Organize ang Diyos. Perpekto ang Diyos kapag gumawa siya sa buhay mo. Kaya dapat hindi ka ma-disappoint kapag hindi tinugon ng mahal na Panginoon ang iyong mga panalangin. Ibig sabihin niya, may mas nakabubuti sa iyo, mga minamahal. Once na ang Diyos na control ng buhay natin, mga minamahal, wala tayong dapat ipangamba. Hindi dapat tayo ma-disappoint, mga minamahal. Kaya kinakailangan, mga minamahal, huwag nating kalimutan kung sino yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Hindi malito ang Diyos. Sabi ng Biblia, ang Diyos hindi nagkakamali. Minsan parang, mahal na Panginoon, ang hirap ng aking kalagayan ngayon. Parang walang saklolo. Parang hindi natatapos ang pagsubok. Tandaan mo kapatid, hindi totoo yan. Ang Diyos kailanman hindi nagkakamali sa ginagawa niya sa kanyang mga anak. Organize ang Diyos. Alam ng Diyos kung bakit nariyan ka ngayon sa kinalalagyan mo. Dahil mayroon siyang ibibigay sa iyong dakilang pagpapala. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Diba sabi nga ng Biblia, mga minamahal, kapag anak ka ng Diyos, pwede kang matulog ng ngahimbing na gaya ng isang bata sa gitna ng kagubatan. Mga minamahal, imagine that, mga minamahal. Kapag anak pala tayo ng Diyos, pwede tayo matulog sa gitna ng kagubatan ng kasing himbing ng tulog ng bata. Paano ba matulog ang bata, mga minamahal?
napakahimbing, walang pakialam. Kahit anong maingay ang marinig, talagang mahimbing ang tulog, tuloy-tuloy at mahaba. Kapag anak pala tayo ng Diyos, miski, sabi nga ng Biblia, miski sa gitna tayo ng kagubatan eh. Ang tinutukoy ng mahal na Panginoon doon, hindi literal lamang na kagubatan. Kasi ano bang meron sa kagubatan? Di ba nandyan ang mga mababangis na hayop? Delikadong matulog sa gitna ng kagubatan kung ikaw ay hindi naman isang hayop. Kung ikaw, miski nga hayop na, mga minamahal, delikado, iyong usa nga eh. Makatulog lang yung usa at mapadaan ng leon eh. Patay, karne talaga siya, mga minamahal. Papatayin talaga siya ng leon bilang pagkain. Kaya nga, ang ibig sabihin ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, kapag anak ka ng Diyos, matulog ka ng mahimbing kahit kaliwat kanan ang mga pagsubok. Nakakatulog tayo kahit na marami tayong problema pinagdaraanan, mahimbing ang ating tulog, hindi gaya ng mga tao sa sanlibutan, napakaliit ng problema, halos hindi na makatulog ng ilang araw, kaya nagkakasakit. Everybody say praise the Lord. Napakapalad natin, mga minamahal, na ganun pala ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Hindi pala kaya ng kaaway. Hindi pala pwedeng magwagi ang kaaway. Was na isang Kristiyano, mainit, tapat na naglilingkod sa Diyos kahit kailan, hindi magwagi kahit isang batalyong demonyo. Mga minamahal, isang Kristiyano lang na tapat na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, kaya niyang itaboy kahit 1,000 demonyo yan. Everybody say praise the Lord! Palakpakan natin ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya hindi ka dapat ma-disappoint, kapatid. Hindi ka dapat panghinaan ng loob. Dahil alam mo, kahit gaano kasalimuot ang kalagayan mo ngayon, hindi nagkakamali ang Diyos. May plano siya, may pagkakasunod-sunod yan. Ang kailangan mo lamang gawin, magpatuloy, tumakbo, huwag kang titingin sa kanan, sa kaliwa. May kasabihan nga, Christian life is like riding in a bicycle. The moment you stop moving forward, you will fall. Kinakailangan laging moving forward. Everybody say praise the Lord! Kindly po, Jeremiah 29:11, very famous, popular na verse, mga minamahal. Alam na alam natin ang versikulo ito. Kindly. Dito po sa aklat ni Jeremiah 29:11. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Amen. Amen! God bless you po sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Di ba mga minamahal, ang plano ng Diyos sa atin is to give us a better future, a perfect life, mga minamahal. Mga minamahal ko, so ibig sabihin, walang plano na masama ang Diyos sa anak, sa kanyang mga anak. Mga minamahal, kung mayroon kang dinaranas ngayon, karamdaman man yan, suliranin man yan, kalungkutan man yan, lagi mong tandaan, ang plano ng Diyos sa buhay mo ay magandang wakas. Everybody say amen. Kaya dapat hindi ka umiiyak. Hindi ka umiiyak sa kalungkutan. Hindi ka nadidisappoint sa mga unanswered prayer. Kasi alam mo, yung plano ng Diyos sa iyo ay magandang wakas. Everybody say praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, kapag tayo ay tanungin naman natin, kung maganda ang plano ng Diyos sa buhay ko, bakit ang hirap ng kalagayan ko ngayon? Mga minamahal, ang biyaya ng Diyos, mga minamahal, pagkatapos ng pakikipagbaka, katulad ng mga nangyari sa lumang tipan. Kapag gusto mo ng pagpapala, gusto mo ng biyaya, nagmumula sa mga Panginoon, makipagbaka ka muna. Walang instant blessing, mga minamahal. Kaya nga, sabi ng awitin, behind the tears, there is a blessing. Nasa likod pala ng ating pagluha, nasa likod pala ng mga pagsubok, ang mga pagpapala. Wala pala sa magagandang pamamaraan ang pagpapala. Laging nasa likod ng pagluha. Pag ibig sabihin pagluha, nasang ang pagpapala ng Diyos, laging nasa likod ng ating pagsusumamo. Katapatan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody say amen. Kasi mga minamahal, makikita natin ang kapangyarihan ng Diyos doon sa pagsubok na napakabigat. At napakahirap, yung tipong wala na tayong matatakbuhan. Mga minamahal, minsan kasi, kapag ang problema at pagsubok natin, mga minamahal, ay may naiisip pa tayong paraan, hindi natin makikita ang pagkilos ng Diyos. Kung may kilos ang Diyos, mga minamahal, the moment na wala ka ng pag-asa, wala ka ng matakbuhan at wala ka ng magagawa, doon mo makikita ang kapangyarihan ng Diyos. Everybody say amen?
Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos, mga minamahal. Na-experience namin yan, mga minamahal, na ipatotoo ko na to, ipahapyaw ko lang ng maigsi. Sa dako ng Kuwait, mga minamahal, nagkaroon kami ng problema pa-exit po ng airport, pa-uwi dito sa Pilipinas. Alam niyo, mga minamahal, yung naging problema ko, walang solusyon. Unang-una, lockdown doon nung umuwi kami. Pangalawa, mga minamahal, yung source, yung resources na pwede kong magamit as a solution sana, wala na sa mga kamay ko, mga minamahal. Hindi ko in-expect na mangyayari yon, mga minamahal, pero pinahintulot pala ng Diyos. Mga minamahal, bilang tao, nandyan, medyo nag-alala kami. Medyo nakaramdam ako ng pag-alinlangan, subalit naalala ko, buhay nga pala ang Diyos na aking pinaglilingkuran. Ano bang sitwasyon, ano bang kalagayan, kaya akong iligtas ng aking mahal na Panginoon. Alam niyo, mga minamahal, walang solusyon. Kung kanin-kanino na ako tumawag bilang tao, sinubukan ko yung sarili kong kaunawaan, tumawag ako sa ganito, lumapit ako sa ganito, subalit walang solusyon. Nung ang Diyos ng aking tinawagan, mga minamahal, isang imposibleng bagay, ginawang posible ng Diyos. Everybody say praise the Lord! Ganyan ang ating mahal na Panginoon. Ang plano niya sa ating buhay, mabuting wakas. Hindi siya nagkakamali. Kahit ano ang kalagayan mo ngayon, may plano ang Diyos. Alam ng Diyos yan. Alam ng mahal na Panginoon ang pagluha mo, ang pagpatak ng luha mo. Minsan kapag hindi mo kinakaya ang pagsubok at problema, minsan litong-lito ka na. Alam ng Diyos yan. Kitang-kita ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen! Ano yung pangalawa, mga minamahal? Unang-una yung sandata niya, disappointment. Yung pangalawa, discouragement. Yung kawalan ng pag-asa, mga minamahal, kapag nasa mahirap na kalagayan o mabigat na problema, sa paningin natin bilang tao, walang solusyon. May ganyan, mga minamahal, bilang tao, parang walang solusyon. Imposible. Kaya alam nyo, mga minamahal, kaya naiisip natin na imposible yun, dinadaya lamang tayo ng kaaway ng Diyos. Ipinaiisip niya sa iyo, hindi, walang solusyon ang problema mo. Ipinaiisip sa iyo ng kaaway ng Diyos, hindi mo masusolusyonan ang problema mo. Pero ang katotohanan, mga minamahal, kapag anak ka ng Diyos, palaging may pag-asa. Kapag anak ng Diyos, hindi mawawalan ng pag-asa ang anak ng Diyos. Mga minamahal, nakasulat niya sa Biblia eh. Sabi sa Bible, kapag anak ka ng Diyos, you are always in the winning side. Always, ang sabi ng mahal na Panginoon. So, ibig sabihin, kahit kailan hindi tayo mabibigo, kahit kailan hindi tayo talaga pwedeng talunin ng mga problema at pagsubok na yan. Kaya lamang, nakakasingit ang kaaway, gaya po ng aking nabanggit kanina, kapag tayo ay nagkukulang sa ating mahal na Panginoon. Kaya nga, kapag mabigat ang problema mo, nahihirapan ka, saliksikin mo ang iyong sarili, saliksikin mo ang iyong puso, humingi ka ng tawad sa mahal na Panginoon. Nang sa ganon, mga minamahal, makakilos ang kamay ng Diyos. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Kasi mga minamahal, kaya minsan, nade-discourage o nawawala ng pag-asa ang anak ng Diyos, yung napakaliit na problema, ang tingin natin, malaking problema eh. Kaya nga, kapag ang problema mo, mga minamahal, ay tinignan mo na gaya ng kasing laki ng bundok, ang epekto niyan sa'yo, kasing laki nga ng bundok. Pero kapag ang problema mo, tinignan mo kasing liit lamang ng barya, ang epekto niyan sa'yo, kasing liit lang ng barya. Amen po ba, mga minamahal? Eh kasi kapag yung problema mo, inisip mo na kasing laki ng bundok, umindang ka talaga, mag-alala ka talaga, malumo ka, manghina ka. Pero kapag inisip mo yung problema mo, kasing liit lang ng barya, kayang-kaya mo palang apakan. Kayang-kaya mong mapagtagumpayan, mga minamahal. Ganoon din sa ating mahal na Panginoon. Sa pagkilos ng makapangyarihang kamay ng Diyos, kapag ang tingin mo sa kapangyarihan ng Diyos ay kasing liit ng barya, ganyan lang ang kaya niyang gawin sa buhay mo. Pero kapag ang tingin mo naman sa Diyos ay kasing laki ng kalawakan na walang katapusan, ganoon din ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Ganoon din ang pagkilos ng kanyang makapangyarihang kamay sa buhay mo. Kaya nasa Kristiyano ang isang solusyon, mga minamahal. Ibinigay na ng Diyos ang kapangyarihan sa atin. Nasa Kristiyano ang solusyon. Kapag ang tingin mo sa Diyos na pinaglilingkuran mo ay kasing laki ng kalawakan, walang problema at pagsubok ang magtatagumpay sa iyo. Kasi may hangganan ang kakayanan ng kaaway. Hanggang doon lamang siya. Everybody say praise the Lord. Kindly po, mga minamahal. Romans chapter 15, verse 13. Amen. Dito po sa Roma 15, talatang 13.
Puspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa na ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya upang kayo'y nagana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen. God bless you po. Pag nasa iyo pa lamang kami na mahal, ang banal na Espiritu ng Diyos, ay puspos ka dapat ng pag-asa. Eh lahat naman tayo may banal na santong Espiritu ng Diyos. Ibig sabihin, lahat tayo puspos ng pag-asa. Kapag sinabing puspos ng pag-asa, mga minamahal, malalim na Tagalog kasi yan. Pag sinabing puspos ng pag-asa, marami nag-uumapaw sobra-sobra. Hindi masukat. Everybody say praise the Lord. Kaya nga isang tiyak na bagay, mga minamahal, kapag nasa iyo ang banal na santong Espiritu, meron kang katugunan sa mga dalangin. Bakit? Kasi matawid ka sa harapan ng Diyos. Kaya kahit kailan, hindi ka mawawalan ng pag-asa. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Kahit anong pagsubok ngayon, mga minamahal, huwag kang maniwala sa binubulong sa iyo ng kaaway ng Diyos. Tandaan niyo, mga minamahal, kapag ang binubulong, ang dumadating sa iyo na mensahe sa utak mo ay negatibo, hindi yan nagmula sa Diyos. Nagmula yan sa kaaway ng Diyos, mga minamahal. Kaya lang, hanggang doon lang siya. Nasa iyo pa rin ang susi. Kapag tinanggap mo, makakakilo siya sa buhay mo. Pero kapag niresist mo, itinaboy mo, sabi ng Biblia, resist the devil and he will flee from you. Ibig sabihin nun, magtatagumpay ka. Everybody say praise the Lord. Kasi sa isip minsan ng tao, imposible talaga. Kaya lang, sabi nga ng Diyos na ating pinagdilingkuran, walang imposible sa Diyos. Yung pangit na kalagayan mo ngayon, kayang baliktarin niya ng Diyos. Kaya niyang baguhin yan. Kaya niyang, yung pangit na kalagayan mo, kaya niyang gawing napakagandang kalagayan. Ang sabi ng Biblia, our God is a God of restoration. Diyos na mapagpanumbalik, mga minamahal. Kahit gaano kasira, kahit gaano kapangit, kapag ang Diyos ang nagbalik, kaya niyang baguhin at mas higit pa sa dating kalagayan. Everybody say amen? Di ba nga, mga minamahal, nung tayo ay nahuwalay sa mahal na Panginoon, o bago tayo nahuwalay sa mahal na Panginoon, tayo ay naglilingkod sa Diyos. Tapos tayo ay nalaming, nagkasala, mga minamahal, nasira ang ating buhay, nadungisan ang ating kaluluwa sa harapan ng mahal na Panginoon, nalugmok tayo sa putik ng kasalanan. Subalit nang ikaw ay nanumbalik, ni-restore ka ng ating mahal na Panginoon, mas higit ka ngayon kaysa sa dati mong ginagawa, kaysa sa dati mong kalagayan. Mas higit kang kumikinang ngayon kaysa sa dati mong pagkatao sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Ganoon kasi ang Diyos, mga minamahal. Yung nakaraan natin, nililimot ng mahal na Panginoon. Kapag ang isang Kristiyano bumalik sa mahal na Panginoon, nagpakumbaba ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon, ang restoration power ng ating mahal na Panginoon, gagawin kanyang mas bagong nilalang. Malinis, maputi, gaya ng tupa, balahibo ng tupa, gaya ng maputing niebe. Everybody say amen. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya nga, pag nasa iyo ang banal na santong Espiritu, mga minamahal, at palagi kang napupuspos, mga minamahal ko, kahit may problema ka, narito ka sa banal na gawain, napupuspos ka ng banal na santong Espiritu, ang bigat ng problema mo, pero akala mo, hindi ka magtatagumpay, mga minamahal. Ito po yung isipin natin, ha? Kapag may ang isang Kristiyano, napakabigat ng pagsubok, tagtad ng problema, at narito sa pananagawain, nagtataas ng kamay, diyan pa lang nagtagumpay ka na! Diyan pa lang nagwagi ka na! Everybody say praise the Lord! Hindi mo na kinakailangan makita pa ang kapangyarihan ng Diyos dahil yung pa lamang na sumamba ka, nagpasalamat ka sa mahal na Panginoon, sa kabila ng aramdaman mo, sa kabila ng problema mo, nagtaas ka ng kamay, pinapurihan mo ang Diyos, diyan pa lang, nagtagumpay ka na. Everybody say praise the Lord! Hallelujah! Diyan pa lang, nagtagumpay ka na. Doon pa lang, pwede mo nang pasalamatan ng mahal na Panginoon. Dahil sa sanlibutan, mga minamahal, ang mga tao sa sanlibutan, kapag bat-bat ng problema at pagsubok, ano kanilang ginagawa? Naglalasing, nagdodroga, nagbibisyo, nagpapakamatay, sinisira ang buhay. Kaya nga, isang matibay na katunayan, isang matibay na ebidensya, na kapag ang isang Kristiyano, punong-puno ng pagsubok, problema, halos hindi makayanan, narito sa banal na gawain, nagpupuri sa Diyos, tagumpay ka na. Tagumpay ka na. Palakpakan natin mga dakilang Diyos, may hangganan ang kaaway. Hindi siya
pwede magawagi sa atin. Ang sabi ng Biblia, yuyurakan lamang natin lahat ng gawa ng kaaway. Kaya nga, kung lumuluha man ang Kristiyano, kinakailangan hindi ka lumuluha dahil sa kalungkutan. Kinakailangan lumuluha ka sa kagalakan. Hallelujah, praise the Lord. Ano yung pangatlo, mga minamahal? Huwag tayo magtatapos na tayo. Pag-aalinlangan. Isang data rin to ng kaaway ng Diyos. Pag-aalinlangan, mga minamahal, na ini-inject niya sa ating mga puso at kaisipan, kaya minsan nayayanig ang ating pananampalataya. Basahin natin, 1 Corinthians chapter 10, verse 13, mga minamahal. Unang Korinto, kapitulo po, Jesus, ang talatay 13, nasulat ng ganito. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yung matitiis ng tao, datapat tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ang tukso, ang gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Amen. Amen. Sabi ng Biblia, mga minamahal, bakit ka mag-alinlangan sa Diyos? Eh sabi ng Bible, yung pagsubok na dinadanas mo may hangganan. At hindi ka bibigyan ng hindi pahihintulutan ng Diyos na ikaw ay magkaroon ng pagsubok na hindi mo kakayanin. Ang sabi ng Biblia, palaging gagawa ang mahal na Panginoon ng paraan o ng daan upang ikaw ay makalabas sa pagsubok na yan. Everybody say praise the Lord! Di ba ang ulan, mga minamahal, kailangan ng mga puno at mga halaman. Bakit kailangan ng puno at ng mga halaman ng ulan? Para sila'y lumago. Para sila ay mamunga. Ganoon din sa buhay natin yan, mga minamahal. Kailangan din natin ng pagsubok para tayo'y lumago sa ating pananampalataya. At kapag ikaw ay may pagsubok, doon ka magbubunga. Ang sabi ng mahal na Panginoon, kapag hindi nagbubunga, puputulin ka sa kanyang mga sanga. Kaya pala, ang sikreto pala, mga minamahal, ang fertilizer pala ng mga anak ng Diyos ay pagsubok para tayo ay magbunga. Everybody say amen? Di ba ang ulan? Ang ulan, mga minamahal, sa ayaw at sa gusto natin, titigil yan. Hindi pwedeng umulan ng 365 days o isang buong taon, mga minamahal. Ang ulan, mayroon lamang yan na tinakdang panahon. Kung isang linggo o ilang araw doon, matatapos at matatapos ang ulan, ganoon din ang pagsubok sa buhay natin. Hindi pwedeng ang pagsubok mo ay tumagal ng isang taon, mga minamahal, o tumagal ng napakahabang panahon. Ang sabi ng Biblia, yan ay matatapos at matatapos din. Pero ang kagandahan, may iniwang lesson sa'yo. Pinagpala ka, bagamat dumanas ka ng bagyo, dinaanan ka ng matinding hagupit na bagyo, may natutunan ka. Amen po ba? Alam niyo, mga minamahal, yung isang bayan, kapag sa, dito sa Pilipinas, di ba? Sa mga probinsya, kapag dumaan ng napakalakas na bagyo, mga minamahal, hinagupit ang mga bahay, sinira ang mga bahay, yung mga tao bang naiwan doon, wala ba silang natutunan? May natutunan sila, mga minamahal. Sa susunod, na alam nila na darating ulit ang bagyo, hindi na sila magtatayo ng bahay na kahoy. Magtatayo na sila ng bahay na bato. O kaya naman doon sila magtatayo ng bahay sa mataas na lugar. Everybody say, praise the Lord! Ganoon din sa buhay natin. Yung pagsubok na yan, hindi yan basta dumaan lang sa atin. May itinuturo yan sa buhay natin. Kaya hanggang ngayon, matatag ka, matibay ka sa paglilingkod mo. Hindi dahil yan sa mga sakripisyo lamang natin kung bakit hanggang ngayon narito pa tayo. Dahil yan sa mga pagsubok natin. Palakpakan natin natin, mahal na Panginoon. Malakas na palakpak para sa ating dakilang Diyos. Minsan akala natin kapag yung kaaway, palagi tayong binabato ng mga problema at pagsubok at nakita niyang kaaway, tayo ay nadapa, nasugatan ang ating tuhod, mga minamahal. Tawa ng tawa ang kaaway, tuwang tawa ang Diablo. Bisan akala niya, napabagsak niya tayo. Hindi niya alam, mga minamahal, the moment na isang Kristiyano nadapa sa mga pagsubok, nasugatan, mga minamahal, doon lalong pinapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Doon lalong ipinapadala ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa anak ng Diyos. Ganun ang kaaway. Nung ang mahal na Panginoon na napako sa krus, sabi niya, wala na ang anak ng Diyos na talo, nagwagi ako. Pero hindi alam ng kaaway ng Diyos. Ang kamatayan ng Diyos sa krus ng Kalbaryo ay kaligtasan ng napakaraming kaluluwa sa sanlibutan, kapatawaran ng ating mga kasalanan. Pero akala ng kaaway, nagwagi siya. Ganoon din sa buhay natin. Kapag minsan akala mo, hindi mo kaya,
Kaliwat ka ng pagsubok, saan ba ako pupunta? Ano ba uunahin ko? Sa likod may pagsubok, sa harapan may pagsubok. Minsan, gusto mo man tumakbo ng tuloy-tuloy sa paglilingkod, kaya lang sa dami ng pagsubok, nadarapa ka. Pinagtatawanan ka ng kaaway, pero hindi niya alam. Doon pala ipapadala sa'yo ng Diyos yung makapangyarihang solusyon sa buhay mo. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, medyo mahaba pa to pero lalaktawan ko na po, mga minamahal, na alam ko, naramdaman ko na ipaabot na ng Diyos ang kanyang banal na mensahe para sa ating lahat sa mga oras na ito. Kaya nga kapag tayo ay dumaranas ng problema, kapag tayo ay nasa panahon ng panghihina, mga minamahal, hindi naman kasi lahat ng oras matatag tayo eh. Minsan nandyan, nangihina tayo, nanglulumo tayo, kaliwat ka na ng binabato ng kaaway, parang hindi natin kaya. Tandaan mo kapatid, may hangganan ang gawa ng kaaway. Hindi siya magwawagi sa'yo. Kapag tumawag ka sa Diyos, ipapadala ng Diyos sa'yo ang lakas na kailangan mo. Habang tayo umaawit, mga minamahal, hallelujah. Napakabuti ng mahal ng Panginoon. Hallelujah. Habang ang sanlibutan ay inihahanda ng Antikristo para sa kapahamakan, mga minamahal, tayo na inihahanda ng Diyos para sa kanyang pagbabalik, mga minamahal ko. Hallelujah. May hangganan ng kaaway ng Diyos. Kapag ang lakas ay hinigay mo sa Diyos, mga minamahal, hindi magwawagi ang kaaway ng Diyos. Magpatuloy ka. Kaliwat ka na ng pagsubok mo, hindi mo alam anong unahin mo. Magpatuloy ka. Tumakbo ka. Kahit madapa ka, ibabangon ka pa ulit-ulit ng Diyos. Hallelujah. Sa aking paglakad, sa landas ng buhay. Hallelujah. Maraming pagsubok ang aking naranasan. Kahit kay hinupon man ng iyong nadarama, ang iyong mga mata ay puno pa ng luha. Pagkat wala ng pagsubok, Napakabigat! Panakitin ko na kaya, mahal ang Panginoon!
May problema ako dito. May problema ako doon. Hindi ko na alam ako na ito. Bisan parang hindi ko magkapala na tungkulin na ipinagkalobos sa akin. Dahil nahihirapan ako. Tandaan mo kapatid, bago mo marating ang pagsubok na yan, inihanda ka na lang Diyos dyan. Inihanda ka na lang Diyos. Kaya mo yan, dinadala. Kaya ka nakakatayo dyan dahil hindi sa sarili mo lakas. Kinakalong ka ng Diyos, kapatid. Kaya nakakatayo ka pa dyan. Kaya naitataas mo ba ang kamay mo? Pagamat napakabigat ng iyong karamdaman, napakabigat ng pagsubok, hindi ikaw yan, ang Diyos yan. Kaya isang tiyak na bagay, tagumpay ka na! Tayo ay madapa. Bilang tao, natural lang yan, mga minamahal. Natural na nabisan, nalulungkot at umiiyak. Pero ito ang tatandaan natin. 10 beses ka mamadapa sa paglilingkod mo. 100 beses kang ipapako ng Diyos. Walang hanggan ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Ay, sabi ng mahal na Panginoon, I have loved you with an everlasting love. Kapag ang Diyos ang umibig tunay, mga binaman, ang pag-ibig ng Diyos, hindi kaya baguhin ang panahon. Hindi kaya baguhin ang sitwasyon. Ang pag-ibig ng Diyos, hindi kaya baguhin ng mga pagkakasala natin. Kahit ng mga pagkukulang at kahinaan natin, hindi kaya baguhin. Mananatili kang bata sa harapan ng Diyos. Sabi ng mahal na Panginoon, you will always be a child in my eyes. Kaya kapag natapa ka, tumakbo ka patungo sa iyong ama. Tumakbo ka patungo sa iyong ama. Kapag nasaktan ka, magsumbong ka sa iyong ama. At lilingapin ka ng Diyos gaya ng isang bata.
ipaparamdam sa iyo ang pagmamahal upang maramdaman mo maalis ang takot mo, maalis ang kapaguran ng iyong kaluluwa. Ano yung mga minamahal? Lahat ng mga sundalong umuwi pabalik ng kampo na buhay, lahat sila sugatan. Kaya mga minamahalasahan natin, pag-akyat natin sa ating tunay na tahanan sa kalangitan, sugatan tayo sa mga pagsubok. Pero ang importante, hindi tayo nagapi! Hindi tayo nagapi! Sugatan man tayo, tagumpay naman tayo, mga minamahal. Ganyan, ganyan tayo magtatagumpay. Pagmunta ka sa ng problema, harapin mo lang. Harapin mo lang sa dulo niyan, pagpapala, kapatid. Hindi mo minsan malaman na solusyon. Huwag kang malungkot, kapatid, kapag hindi mo makita ang solusyon. Kasi nasa iyo na ang solusyon. Hindi mo na kailangang hanapin pa. Nasa iyo na ang solusyon. Mula nang naglingkod ka sa Diyos, nasa iyo na ang solusyon. Napakadelikado ng mundo, mga minamahal. Wala tayong ibang gagawin kundi pagsumikapan na dat na ng Diyos na banal at gumaganap sa Kanyang banal na kalooban. Wala na tayong paki sa salibutan. Wala na tayong paki kung hindi natupad yung pangarap natin. Kung hindi tayo nagkaroon ng sariling bahay, sariling sasakyan, wala na tayong paki dyan. Ang importante ngayon, nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Yan ang importante ngayon. Wala nang iba, mga minamahal. Maglingkod ka sa Diyos ng buong puso at lakas. Huwag mo nang bigyan ng panahon ang mga bagay sa salibutan ito. Ibigay mo ng buong buong buhay mo sa Diyos. Dito sa lupa, puro pagdurusa. Pero malapit na matapos. Sabi ng mahal na Panginoon, kapag nasa langit na tayo, anak, tingnan mo ang iyong kantimpala. Yan ang kantimpala. Kung minsan dito sa lupa, pagkain lang pinoproblema pa natin. Minsan wala tayong sapat na pagkain. Pag nasa langit ka, kapatid, lahat na gusto mo nandoon na. Minsan wala tayong maisuot na damit. Sa langit, ang damit mo, yung damit na hindi nasisira at kumukupas. Ang damit mo, damit ng kabanalan! Hallelujah! Bisa na problema ka dahil nangungupahan ka, wala kang pabayad na bayad. Wala pabayad ng kuryente at tubig. Sa langit, nakapangalan sa'yo ang mga masyon. Nakapangalan sa'yo! Purihin ang Diyos! Purihin ang Diyos, mga minamahal! Kaya nga, kung ang pagsubok, mga minamahal, mga katitisuran, huwag natin tignan yan. Huwag kang tumingin sa tao. Huwag mong tignan ang katitisuran. Ang tingnan mo yung pangako ng Diyos sa'yo. Tayo manalangin, mga minamahal. Hallelujah. Diyos na mapakapangyarihan sa lahat, mapagpalang Ama ang pinakamamalapit. Marami pong salamat sa iyong banal na mensahe na pakinggan sa gabing ito. Salamat, Mahal na Panginoon, sa pangungusap mo sa iyong mga anak, sa pag-comfort mo sa kanila. Minsan na papinaalala mo na sila ay matagal lang tagumpay. Hallelujah! Hindi pa man nagsimula ang mga pagsubok, sila ay tagumpay na, Mahal na Panginoon. Kaya walang dahilan, Mahal na Panginoon, upang kami manghina at manlupaypay. Pangahawakan mo ang bawat isa sa amin na maging matatag. Malakas palagi, laging sumasagana sa paglilingkod sa iyo. Pagpalain mo lahat ng iyong mga anak. Lutasin mo kanilang mga problema, Mahal na Panginoon. Solusyonan mo lahat.
Tugulin mo kanilang mga dalangin. Ingatan mo ang iyong mga anak. Ihanda mo kami sa iyong pagbabalik, mahal na Panginoon. At dalangin din ang malapit, Pastor, patuloy mong bigyan ng kalakasang kalusugan sa kanya, mahal Panginoon, physical na pangatawan na siya ay kasabay namin. Sumalubong sa iyo sa alapahap sa iyong muling pagbabalik. Sa mga kabagyari, pangalan ni Jesus! Amen. Amen. Tayo po manalangin, mga minumahal. Kung mabigat ang iyong problema, isigaw mo, kahit maubos ang boses mo, i-cast out mo yan with authority. Lalayas yan sa'yo. Mga sakit at karamdaman, mga minamahal, palalayasin ng Diyos yan, mga minamahal. Pagkatapos mong nadama ang banal na presensya ng Diyos, may kapangyarihan at authority. Sama-sama tayo, mga minamahal. O po, dakilang Diyos, samang banal, aming pinakamamahal na Pilisus, sa unang dalangin ng aming beloved pastor, sama-sama sa aming sinasaway, lahat ang uri na karamdaman sa aming pisikal na pangatawan. O po, si Pontrang Kasulag ng TV, diabetes, cancer, leukemia, demons of pride and property, kasaw the name of Jesus, build the name of Jesus, lumayas kayo mga problema, pagsubok, hadlang sa aming paglilingkod, kasaw in Jesus' name, demonyo ng kahirapan, hallelujah, lumayas ka sa Pilisus, kasaw, lahat ang uri ng problema, kasaw COVID-19 Delta variant, kasaw in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ay po, mga minamalaya. Tatalon ng at sisigaw ng Hallelujah. Praise the Lord bilang tanda ng pagtatagumpay sa gabing ito. Sabay-sabay po tayo, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwal at pagdakilaw, pagsamba, walang panggagam, pagpaparangal sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo po lamang. Praise the Lord. God bless you po, beloved brethren. We love you in the Lord, but our dearest Jesus loves you more and more, mga minamahal. At tayo po, mga minamahal, ay darako na sa mga mahalagang announcement. Praise the Lord. Ganun pa din po ang ating pananambahan sa tuwing araw po ng Miyerkules. Ganun din po nagsisimula. Alauna hanggang alas 5, minsan nag-overtime tayo, mga minamahal, depende sa leading ng ating mahal na Panginoon. At sa araw po ng Biyernes, ang ating magdamagang pananalangin, pananambahan sa ating pinakamamahal na Jesus, nagsimula ng alas 10 po ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Mga minamahal, kung ongoing pa po ang curfew, mga minamahal, we advise lahat na po ng beloved brethren, medyo agahan nyo na lang po ang dating, mga minamahal. Praise God, para sa ganun, hindi po kayo abutan ng curfew sa daan kung ongoing pa rin, mga minamahal. At sa araw po ng Linggo, nagsisimula po tayo ng alas 9 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. Depende pa rin sa leading ng ating pinakamamahal na Panginoon. The more na mahaba ang panalagawain, mas maraming pagpapala po, mga minamahal. At ang ating gawain sa San Ildefonso sa tuwing araw ng Linggo, nagsisimula po ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon, mga minamahal. Kaya patuloy tayong dumalo, mga minamahal, sa ating pagdalo sa panalagawain, doon tayo pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Lahat ng problema natin, mga suliri natin, sinusolusyonan ng mahal na Panginoon yan sa ating pagdalo sa panalagawain. Praise God! At kung wala na pong karagdagan, amen, na mga mahalagang announcement, tayo po, mga minamahal, ay darako na sa pananalangin po sa ating pagtatapos. At ito po ay ipanalangin ng ating beloved elder, beloved brother Ronnie Tan. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Purayin natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. God bless you po sa ating beloved preacher, Mark Nual. Tayo po'y sama-sama manalangin. Hallelujah. O po, pagpalang Diyos sa mabanal na makapangyarihan sa lahat. Sa unang dalangin na ang beloved pastor, Wilde Estrada Almeida, mahal na Panginoon, maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa tagumpay, maging sa pinagpala mong banalagawain. Natapos sa hapong ito, sa kalayang kalakasan, magandang panahon na ipinagkaloob sa amin. Maraming salamat, mahal na Panginoon, hallelujah, sa paglakis mo sa bawig ito na banalagawain, simula sa pag-awitan, hallelujah. Maraming salamat sa mga buhay na patuto amin na pakinggan sa nagbigay para sa iyong panalagawain, hallelujah. At ang higit namin pinasalamatan, mahal na Panginoon, ang salita ng buhay ni dinala na yung mga aral. Nagsilbing kalakasan ng bawat sa amin, hallelujah. Maraming salamat din po, mahal na Panginoon, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Napatuloy mo na ipinadama yung matamis at banal ng presensya, mahal na Panginoon. Maging sa aming mga espesyal na panalangin, mahal na Panginoon, hallelujah. Ang kalakasan, ang kalusugan, mahabang buhay na aming beloved honorable pastor, hallelujah.
at maging sa aming pagsamantalang pakiwahiwalay. Mahal na Panginoon, ingatan na po ang bawat isa sa amin. Paratingin mo kami sa aming taong naligtas. Maging sa mga may sasakyan, ingatan mo rin po. Mahal na Panginoon, haleluya. Ito ang aming samot panalangin sa matamis at makapangyari ang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord.